Samantala, sa Bukawi, Bulacan, tatlo ang patay matapos araruhin ng humaharurot na pickup truck ang ilang motorsiklo at sasakyan. Anim naman ang sugatan kung saan apat ang kritikal. Narito ang aking report. Sa kuhang ito ng CCTV sa MacArthur Highway, makikita ang napakabilis na andar ng itim na pickup sa maling bahagi ng kalsada. Ayun na. Hindi nakita sa CCTV ang aktual na pagbangga. Sa isa pang angulo, makikita kung gaano kalapit ang pickup sa dalawang nakatayo sa gilid ng kalsada at pag-iwas ng nakamotor. Ilang segundo matapos ito, inararo na ng pickup ang dalawang tricycle, apat na motor, isang SUV at isang L300 van. Ayon sa mga investigador, ito na ang pumigil sa pickup na tumagilid na sa kalsada. Base sa inisyal na investigasyon, sa overpass pa lang ng Bukawi, may nasagi na itong motor. Pero sa halip na huminto, nagtuloy-tuloy ito at bumilis pa ang takbo na nagresulta sa mas malalapang aksidente. Siguro po, sa gusto niyang takasan, instead na tulungan na, nag-sped away siya para takasan. Ngayon nakabundol po uli siya na isang motor. Sa taranta po niya siguro, natapakan niya ang gasolina instead na preno. Kaya po, nag-counterflow na siya, nasakop niya na northbound. Doon na po siya nakabangga. Sa tindi ng impact, tatlo ang agad na namatay na nakasakay sa motor at tricycle. Depensa ng 67 taong gulang na driver, galing daw siya sa gasolinahan patungo sa direksyon ng Marilao. Nag-wild umano ang kanyang sasakyan at hindi na niya makontrol. Bigla akong nag-wild. Oo. Hindi mo natapakan yung preno. Tapak, yung po ang tapak-tapak ko kasi po magkakambuho ako eh. Daming nito sa forward. Ayun po, nag-wild kong bigla. Hiniram lang daw niya ang sasakyan mula sa isang kaanak. Tinangka pa raw niyang ibangga sa paderang pickup, pero wala daw siyang makitang pwedeng pagbanggaan. Iniisip ko po yung anak ko eh. Yung kasama mo, anak mo? Oo. Ilang taon na yun? 35 po. Handa naman daw siyang sagutin ang gastos ng mga namatayan at mga naospital sa aksidente. Nakakulong siya ngayon sa Bukawi Police Headquarters. Nakakasuhan po natin siya ng multiple reckless imprudence resulting to multiple homicide, serious physical injury, damage to property. Sa tingin ko po, dapat pa-drug test din natin. Baka hindi po. Although may edad na po siya, pero isang paraan din po para malaman natin kung nagda-drugs yung driver. Anim na iba pa ang sugatan sa insidente. Apat sa kanila, kritikal ang lagay. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang ospital kung saan dinala mga biktima dahil abala pa raw sila sa pag-aasikaso sa mga naaksidente.